Hi everyone, this is me Janice and my story. Story time po tayo. Dahil may termin ako today for pick up my permit dito sa tinitirhan ko sa Alemanya, mag-detach muna ako ng kunti. By the way pala, 2 months and 3 days na ako dito sa Alemanya at dapat ko na talagang may permit bago ma-expire ang visa. Ang aking visa pala ay valid for 3 months lang at may permit ako ngayon pero may mga rules pa rin na dapat sundin at gawin para may forever. Eka nga, may forever ba talaga? Weh, hindi ako naniwala. Excited ako makalabas today kasi hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. At excited ako today kasi bumili kami ng lechon manok. Once a week lang naman ako magkakain ng lechon eh. Kaya excited nang dating to. Nag-craving talaga ako kumain ng lechon. I-share ko po dito yung unang impression ko dito sa Alemanya. Una talaga is, of course, ano naman eh, winter naman ako dumating. Pero hindi masyadong makapal na ang snow. Kaya, ang unang impression ko talaga is malamig. Tapos pag ano na nakarating na ako dito sa tinitirahan ko at nakalabas na rin, ang sobrang ganda kasi sobrang linis at saka ano talaga ano ang linis niya at ang mingaw, ano ba yung mingaw. Tapos I'm happy to share this video today kasi hindi na ako kinabahan. Kasi dati, lagi akong nag-isip, ano ba yun? Sabi kasi ng mga ibang, may nabasa akong sa group ba na ang tagal daw magbigay ng resident permit kasi may mga requirements pa na dapat tapusin. Like, dapat may ano behind, so kinakabahan ako. Tas ngayon na happy na ako kasi legal na ako. At saka yung Auslandibehörde pala, may yung ano nila dito, ano bang tawag ni Auslandibehörde nila dito is nagbigay pala ng school na pag-aralan. Tapos yung resident permit is valid for 1 year lang po. Then, dapat mag-aral talaga. Siguro, after that, i-extend nila yan. Hindi ko pa alam. Tapos, pumili kami ng school na malapit lang dito sa tinitirahan namin. Yung una palang ginawa namin ng asawa ko pagkarating dito is nagpa-register ako sa kanilang Rathaus. Tapos nagpa-register kami sa aming kasal. At tapos i-ano pa nila, may CI yung pag-register ng kasal dito. So napag-isipan namin dati na ano kami magpakasal ulit. Pero sabi ng ano dito Rathaus is hindi daw pwede. And yan, well, my hubby is waiting. Nag prepare ako sa boots ko. Tapos yan, balik tayo sa pag-register ng married. Hindi talaga pwede. Kaya yan, mag-antay lang kami ng 3 to 6 months ata yun para after the CI at nagbayad kami ng I'm not sure how much is it. In peso is 16,000 peso. Then yan,
I thank God a lot na nakarating ako dito ng safe. And sa nagkukumusta sa akin, okay lang po ako dito. At masaya, of course. And thank you po sa inyong support. At na-amiss ako dito sa mga bulaklak nila, guys. Lahat po, parehos ng color. Ang ganda talaga tingnan nila. At papasok na ako. Tingnan, nandito na kami sa Auslan DB Hordy. Tapos, yan, bababa na. Ito na ang result. Outfill, task detail. So, naubusan kami ng gasolina, ang layo pala. Ito yung diesel, hindi gasolina, diesel pala. At ngayon, nandito na kami sa lechon manok. Ang sarap talaga. Pagkatapos namin bumili, kumakain talaga ako sa loob ng sasakyan. Tapos bumili din kami ng pretzel, coffee. Tapos na-arrive na ako sa bahay. Kinuha ko yung damit. Akala ko tuyo na pero hindi pa pala. Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye.